Hi guys, check lang natin ngayon paano tayo makapag-install ng Monsta Chain sa Chrome natin. So, hindi pa ako nag-install ng Monsta Chain dito sa PC na to. So, eto as in from scratch. So, punta lang tayo sa Chrome Web Store. Search natin yung Monsta Chain. And then, so eto yung Monsta Wallet. And then, i-add lang natin siya to Chrome. So, kung matatandaan nyo yung dati, mina-manual install natin to gamit yung developer option. Dito, nakasama na siya sa web store or part na siya ng extensions ng Chrome. Alright, so now na na-install na natin siya, i-pin lang natin siya. And then, check na natin kung magagamit natin. Right. Tapos import lang natin yung wallet natin. Alright guys, so same process lang tayo. So lagay lang natin yung seed phrase natin. And make sure natin na tama yon kasi kung ano yung associated na mga accounts doon, yun lang din yung ipapakita niya. So, same lang din sa MetaMask. So, pwede kang mag-import ng old accounts mo or mag-create ka ng bago. So, in this case, import ko lang yung seed phrase ko from another PC. And then, mag-nominate lang ako ng personal password ko. And then, that's it. Alright, so yun nga guys, successfully na-import natin yung previous wallet ko na nandun sa isang PC. And then, kung tama naman yung seed phrase na nagamit mo, kung ano yung account number 1 mo and succeeding accounts, so yun din pa rin naman yung lalabas dito. So magkikreate account lang ako and then makikita ko na dito yung mga old accounts ko din. So nandito na yung mga Monsta natin. So kung gusto naman natin mag-create ng wallet, so same lang naman din siya nung process ng pag-create din ng MetaMask wallet. Hi guys, yung next part naman ng video natin is kung paano natin ma-add yung hardware wallet natin. So kung may Trezor ka, so same lang din siya ng process sa MetaMask. So hindi nga lang to pang beginner, pero at least based ito sa Monsta Chain, so pakita lang din natin yung process. So connect hardware wallet and then select Trezor, continue, and then allow once for this session, and then lagay lang natin yung password natin. So kapag may nilalagay ka na passphrase, so magkakaroon ng corresponding accounts for that passphrase. Kung walang makakaalam nun, then masisecure mo rin yung mga wallet mo. So enter mo lang. And then confirm mo lang dun sa wallet mo. Dun sa Trezor. And then i-add mo na yung account na gusto mong i-add. So in this case, sample lang tayo ng isa. So, ito na yung Trezor wallet ko. And kapag ginagamit natin tong Trezor wallet, so as you can see, nandito na siya. Kapag meron tayong mga ginagawang transaction, and para lang dito sa mga may Trezor na before, ang kailangan natin gawin is we need to make sure na going to the, so click nyo yung wallet, going to the settings, and then punta tayo dito sa safety checks. So gawin lang natin siya na prompt para makapag perform tayo ng transaction within Monsta Chain. Kasi kapag hindi natin yun gagawin, lahat ng mga transaction natin within the Monsta Chain, magkakaroon siya ng forbidden path error, which is yun, hindi nga tayo makakapag-create ng any transaction. So yun, ito lang yung tip para magamit din natin yung Trezor natin sa Monsta Chain. So syempre,
mahalaga dyan, i-safety natin yung mga Monsta natin, lalo na yung mga kung mayroon tayong Chrono Zero or Inception. So kung hanggat naghihintay tayo dun sa yung multi-factor authenticator or two-factor authenticator na i-release ng Monsta Infinite sa Monsta Chain Wallet. So yun guys, so dahil dun, so meron na akong mga Monsta Chain accounts dito and yung Trezor account ko rin connected na siya dito. Kung meron kang mga questions, so lagay nyo lang sa comment sections and pwede nyo rin akong hanapin dun sa TG community group namin na ilalagay ko rin sa description para kapag may mga questions, tulungan lang din tayo. Thanks guys for watching and see you on my next video. Bye!